Pero sa ayon sa ating pag-aaral sa buong Biblia, there is only one, one powerful, and that is God. Walang maaaring pumantay, walang maaaring lumaban sa Kanya. Lahat ay Kanyang nasa kapangyarihan. God is in control. He is the sovereign God. Kaya mali yung paniniwala ng ibang mga Kristiyano na kapag mahina ang faith mo, eh malamang nasa kamay ka ng Diablo. Hindi po, totoo yan. Ang aral na yan ay dualism. At hindi lang yon, kapag ikay nasa masamang kalagayan, naghihirap ko ngayon, sasabihin mo, ito na ang kapalaran ko. Wala akong magagawa. Kung tawagin po naman yung doktrina niyan is fatalism. Kapalaran ko ito eh, wala akong magawa. Kung kapalaran mo yan, nasaan ang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sa ating pag-aaral ng series about God's sovereignty in providence, nakita natin ang mga kalukuhanan ito, hindi ko lingit sa akin. Na sa kanyang providensya, sa lahat ng bagay na nangyari sa mundo, walang aksidente, lahat ay ruled by God. Governed by God. Lahat. Walang nangyayari na hindi alam ang Diyos. Siya yung first cause, pero tayo yung second cause. Siya yung mayroong layunin, pero mayroon tayong katungkunan. Kaya anumang kasamaan nangyari sa atin, ito'y bunga ng ating kamalian. At hindi ito gawan sa talas. Bagamat sa katotohanan, nakita natin na yung ating pagbagsak, mag-isang pagbagsak sa kabayo, yung pinahintulot ng Diyos, maaari nakita niya ng aking pride. At totoo, may pride ako noon dahil talagang tungtua ako. Nakita ko ang kalikasan, ganda ng Tagaytay, at makabili ako sombrerong cowboy. Na may nagsabi sa akin, si Pastor Timmy at si Brother Bill, kulang na lang sa'yo, Pastor, kabayo. Eh, may kabayo dito. Tungtua ako, nagmayabang ako ngayon. Eh, inalok ako ng isang kutsiro na napakalit ang bayo. Na isang pagunang parang makitira sa motor, kaya-kaya. Dito po, sumakay kayo. Sumakay kayo, kawawa namin kabayang. Ang liit-liit niya ako, 82 kilos eh. Sasakay ako doon. Eh, mas mabigot pa yata ako sa kabayo. Eh, sabi ni Isa, ayun, pastor, may mas malaki pa doon. Ayun, tumakbo na ako doon. At walang nakapigil sa akin, mabakit ako sa kabayo. Tapos eh, yung kabilang south entrance nito, yung sa paa, hindi ko maabot-abot, hanggang sa nakiliti yung kabayo, tumayo, bumagsak ng likod ko, tumamag siya ko, yun, bumagsak ko. Ako ba yung nasa kamay ng Diablo, no? God is the second, the first cause. I am the second cause. Malaya kong ginagawa yung mga bagay na alam kong mali, na itinuturo ng Diyos, kaya bumagsak. Para kuha ng reason. So sa ating pong pag-aaral about God's sovereignty in providence, God is sovereign. Ang Diyos ay soberano. At sa kanyang pagkasoberano, alam natin na meron siyang plano. Lahat ng bagay rito, nasa plano niya. Walang anumang bagay na aksidente. At sa kanyang plano, kanya itong isinasakatupanan. At pagkatapos sa kanyang plano, lahat ng bagay, lahat ng creatures, even Satan, naglilingkod sa Diyos. Dahil lahat under. Si Satanas hindi siya makakilos sa buhay natin hanggat hindi siya binigyan ng pahintulot ng Diyos. Kaya maging si Satanas ay naglilingkod sa Diyos because there is only one powerful God. At dahil dyan, si Satanas ay naging agent. Ahente siya ng lahat ng kasamaan. Pero ang nag-send ay ang Diyos. Pero hindi Diyos ang pinagmulan ng kasalanan. Sapagkat ang sabi sa James 1.13, huwag mong sabihin, ika'y tinutukso ng Diyos. Kapag ika'y nagkasala, sapagkat ang tao'y natutukso dahil sa kanyang pagnanasa. At ang kanyang pagnanasa, kapag ito ay nagbuntis, ito ay nanganganak ng kasalanan. Pero ang Diyos ang may pahintulot. Pero ang bumago ng kasamaan talaga ay si Satanas. Kaya ngayong umaga, sa ating pong pagtatapos ng series about God's sovereignty and providence,
Nais kong italim natin ito sa ating puso, isipan. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, ano man kalagay natin, whatever circumstances and whatever situation na mayroon tayo, nais kong ipakita sa ating lahat na kung ikaw ay isang totoong Kristiyano, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, kailangan mong tumibay at lumago sa providensya ng Diyos. Anong ibig kong sabihin? Dapat matuto tayong tumanggap na walang bagay na nangyaring aksidente o nagkataon, kundi ito ay nasa pamamahala at paintulot ng Diyos. Kaya sa lahat ng pasahe na dinadalas ng tao, hindi ito parusa. Sa lahat ng pasakit na ating dinadanas, gusto kong italim natin ito sa ating puso't isipan, hindi ito parusa mula sa Diyos. Kaya ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Lahat ng pasakit, nasa kontrol ng Diyos. Hindi na nga hulugan, pinarurusahan ka ng Diyos. If you are truly paglahat, ayaw mo na hinihingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, ipaunawa po ninyo sa inyong mga tao ang iyong kalooban pagdating po sa iyong pong pagkahari sa mundo ito. Hindi po kami manunood ng Lord of the Rings, Harry Potter, hindi kami manunood ng wrestling, boxing, o anumang competition, Panginoon, between two. Lord, kami po ay tumitingin sa iyo pong pagkasoberano na may kontrol sa lahat ng bagay, masama man o mabuti. At nawa tumibay kami sa pananampalataya na hindi kami magkaroon ng anumang pag-alinlangan sa iyo, sama ng loob o anumang pagpaparumpa sa aming pong kalagayan o nangyari. Alam namin, Lord, na meron kayong gayunin kaya nangyari ito sa aming pong mga buhay. Ipaunawan niyo po ngayon sa aming pong pagkatapos ng serye about God's sovereignty and providence. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Lahat ng pasakit nasa kontrol ng Diyos. Hindi totoo na ito'y parusa ng ating kasalanan. Sapagkat ang kasalanan po ay mayroon pong pagtanggap ng totoong kaparusahan. Una pong kaparusahan ng kasalanan, ito ay tinanggap ni Kristo. Iginawa nito kay Kristo lahat ng kasalanan ng kanyang mga tao, kaya si Kristo ay itinago sa krus, siya'y namatay sa krus, alang-alang sa kapatawaran ng kanyang mga tao. Doon po, ibinagsak ng Diyos, ang puot ng Diyos sa kasalanan, ito'y binagsak kay Kristo, kaya siya ay namatay sa krus. At ikalawa po, mayroon din pong paggawad ng kaparusahan ng kasalanan doon sa mga hindi mananampalataya at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo hanggang ngayon. Pagdating ng kanilang kamatayan o pagdating ng Panginoon, igagawad sa kanila ang kaparusahan, napakasakit na kaparusahan ng kasalanan. Doon po igagawad. Ngunit, kung ikaw ay Kristiyano, sa masandaling ito, huwag mong isipin na gumaganti ang Diyos sa iyo dahil ikay nagkasala. Kaya lahat ng pasakit, hindi parusa sa mga tao ng Diyos. Oo, may parusa sa mga tao ng Diyos. Hindi natin maalis yun. Pero hindi po ito penal. Ibig sabihin po ng penal is kastigo, na walang hanggang kastigo sa iyo. Not penal, but remedial. Pag sinabi pong remedial, alam nyo, itong sugat ko, napakasakit. Napakasakit at kundi yan tumutugo. Ngayon, binigyan na po ng remedial na gamot, ni masawa ko, alcohol. Grabe yung sakit. Eh, bago pa lang bigyan ng remedial na alcohol, eh, pinanguya mo na ako ng bayabas, dahon ng bayabas. Habang inukuya ko yung bayabas, sabi ng mama, hindi alcohol. Sabi ng kutsero, wag, masakit yan. Nilagyan, boom! Taray ko!
Tapos sabi ni Ronnie, bayo mo yung bus, ilagay na. Narunong po tayo, may labas. Dahil sa sakit. Pero may labas din pa. At yung pong bayabas na yun, nagbigay sa akin ng ano, ginawa. Medyo. So therefore, yung pong parusa ng mga tao, hindi po penal o kastigo, but remedial. Ito po ay pagpapabuti, pagpapagaling sa atin. Kaya ang Diyos, nagbibigay siya ng parusa. But hindi parusa ang tawag, kundi discipline. Disiplina ng Diyos. Upang tayo ay turuan ng isang amang mapagmahal, para tayo ay lumago, tumibay, bumaba sa ating mga sarili. At dyan ay ating titignan sa buhay ni Job. Kilala niyo si Job, di ba? Si Job ay isang tao na hindi matyakop sa anong buhay niya. Ito ba'y kasama ni Abraham? Ito ba'y after ng mga tao ng Diyos sa Old Testament? Hindi po makita, pero ito ay totoong kasaysayan na ipinasulat ng Diyos sa banal na kasulatan. Now, tingnan natin si Job. Now, hindi natin babasahin ang buong book of Job, pero tingnan natin lamang ang mga ilang bahagi sa buhay ni Job. Una-una, tingnan natin ang kaso ni Job, bakit siya nagdusa ng gusto. Ikalawa, tingnan natin ang kaalaman ni Job tungkol sa mga nangyayari sa kanya. At ikatlo, tignan natin ang pananampalataya ni Job sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. So tignan natin una ang kaso ni Job. Now, sa ating mga napagdaanan pag-aaral tungkol sa parusa ng Diyos sa bayang Israel sa panahon ni Habakkuk at sa panahon ni Isaiah, kaiba po ang parusa o hirap na dinanas ng taong si Job dito. Doon po sa panahon ni Habakkuk at ni Isaiah, dinisiplina ng Diyos ang bayang Israel. Bakit po? Sila'y tumalikod sa Diyos. Imbis na sila'y sumunod, maging obedient sa Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay, na nagbigay sa kanila ng karayaan from Egypt, na matagal na panahon silang na alipin doon, pictures our sin, na tayo alipin ng kasalanan, at tanging Diyos lamang ang makapagpapalaya sa atin. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos na yon, hindi nilang inonor ang God. Hindi sila sumamba sa tamang pagsambang ibinigay ng Diyos sa Biblia. Tulad sa panahon natin ngayon, may kanya-kanyang paraan ng pagsamba. There is only one way to worship God, at yan ang tinatawag na, regulative principle, regulated sa kanyang salita. Ano mang pagsamba, gaano mang kaganda ito, gaano mang pamahal, pero kung hindi naayon sa kanyang salita, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So, ganun ang nangyari sa bayan Israel. Naglingkod sila sa mga idols. At dahil dyan, ang Panginoon nag-raise up siya ng panahon ng Assyrias, panahon ng mga Babylonia, at pinayaman niya ito, ginawa niya mga pangyarihan upang disiplinahin ang kanyang mga tao, ang Israel, para sila yung magpakababa, muling tumawag sa Diyos. Pero yung ginamit niyang bansa, Assyrias, punong-puno ng galit, sama ng loob, at talagang gusto lang pumatay, mangwasa. Pictures about Satan. Yun ang layunin ni Satan. Pero yung puot ng Assyrias, puot ng Babylonian, ginamit ng Diyos para gamitin pang-disiplina sa kanyang minamahal na tao. Pero nakita natin na pinarusahan din ng Diyos ang mga ginagamit niya na masamang motibo. Kaya minsan, sa iyong kapitbahay, yung mga kapitbahay mo, ganit na ganit sa iyo, minsan siya pa nagdadala ng pagkain sa iyo. Diba? Itinutweet ka, nagigiyak ka. Pero yun ang layo ng Panginoon. Ngunit dito, kaiba. Sapagkat si Job, hindi nagkasala sa Diyos. Pero sa bandang huli, lumabas, mayroon siyang pride. Lumabas yung pride na yun because of that trials. Kaya minsan bakit may trials tayo? Para lumabas yung ating natural. Di ba kayo, magkakaibigan ngayon? Hindi kayo, kung nagmamahalan kayo, kung hiwalay kayo. Pero pag nagsama na kayo sa bahay,
At nangyari pa yung mga problema, lumalabas yung totoo ng mulay. Dahil doon sa mga pangyari, kaya tinagamit ng Diyos para ilantad kung ano yung ating nasa loob. So, Book of Job, ang aklat ng Job, ang tema rito, the righteous shall live by faith. Ang isang matuwid na tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi self-righteous si Job, kaya siya binaba. Grabe ang pagkakababa ni Job, di ba? Sa kanyang buhay, grabe. 10 anak niya, namatay ng sabay. Lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang ari-arian, bakahan, kamelyohan, tupahan, lahat. Eh ito'y nilimas ng lahat ng kaaway, mga surveillance. Kasi yung pinakamayaman during this time? During the time, that time. Siya'y pinakamayaman, pero ibinaba siya ng Panginoon. Hanggang siya'y naupo na lamang sa abo. Dahil siya ay binigyan ng karamdaman mula sa puyo hanggang doon sa talampakan, grabe ang kanyang karamdaman. Grabe pa sa ating karamdaman ngayon. Pero, hindi nagkasala siya. Pero sa harapan ng panahon ng kanyang trials, so many years, unti-unti lumalabas yung kanyang indwelling sin, ang kanyang remaining sin. Sinabi niya, isinusumpa ko ang ating kapanganakan. Dito mo yan? Sa tindi ng hirap, isinusumpa ko ang ating kapanganakan. Pero sa bandang huli, alam natin na siya ay nanumpaling sa Panginoon. Dati natin, isang takas ni Job. Sa una, I mean, si Job, hindi siya pinarusahan ng Diyos dahil siya ay isang self-righteous. Totoong si Job ay nakapagbitiw ng mga salita na mabibigat sa kanyang mga kaibigan, tatlong kaibigan niya, at sa Diyos. Pero yung pong mga salita ni Job, hindi nakapagpabago sa sentrong katotohanan ng kanyang buhay. Sa sentrong layunin ng buhay ni Job sa buong mga. Dahil si Job, nagsasalita siya out of his ignorance. Wala siyang malay. Pero ang evaluation ng Panginoon sa kanya, tingnan, basahin natin ang mga text na ito. Samahan niyo po. Job chapter 1 verse 1. Ito ang evaluation ng Diyos kay Job. Then verse 8, tuloy tayo din chapter 2 verse 3. Una, Job chapter 1 verse 1. This is how God evaluates Job. Ang sabi niya, sabi ng Diyos. Ay masabi ng aklat, may isang lalaki sa lupain ng Oz ng pangalan ay Hope. Ang lalaking yon ay walang kapintasan. Walang kapintasan. Above reproach. Matuwid, righteous. May takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Yan ang sabi ng aklat. Isa siyang taong walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan. Kung ating babasahin ang chapter 1, alam natin ang kanyang mga anak are unbelievers. Pero sa tuwing ang kanyang mga anak ay nag-happy-happy sila, walang ginagawa at isuhog kundi ang mag-pray para sa kanyang mga anak. At bilang ama, hindi niya nakalimutan ang magturo sa kanyang pamilya. Iniiyak nito palagi sa Diyos. Verse 8, at sabi, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Yan sinabi ng Diyos. Then chapter 2 verse 3, the same, hindi nagbago ang Diyos sa kanyang evaluation kay Job. After na si Job, ay nawala na ng kayamanan dito at nawala ng mga anak. Ang sabi sa chapter 2 verse 3, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job?
na wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya'y nanatili pa rin sa kanyang katapatan, bagaman ako'y inudyukan mo, sabi ng Diyos kay Satanas, laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. Walang kadahilanan. Pero pumayag ang Panginoon sa pakiusap ni Satan na sirain ang buhay ni Job. Bakit? Inggit na inggit si Satanas sa righteousness ni Job. Kaya kung ikay na mumuhay sa kabanalan, katwiran, katapatan, huwag mo sabihin, hinahangangan ng mga tao, actually, yung paghanga ng tao, ginagamit si Satanas para bumagsak. Kaya nga, mapapansin natin dito na sa kaso ni Ho, sa kanyang pagdurusa, ano ba yung pagdurusa niya? Marami po. Kung isa-isahin natin, alam ninyo ang kasaysahin ito? Nagpapatunay lamang na sa kanyang parusang ito, sa kanyang pasakit na ito, hindi ito parusa dahil siya'y makasalanan. Kundi ang kanyang dinanas na pasakit na ito because of his righteousness. Because of his goodness, his fear of God. At siya po ay nagsasyang sa evil. Talagang lumalayo siya sa evil. Sinasadya niya talagang lumayo sa evil. Hindi nagkataon na palayo sa anumang kasamaan, pero kanyang sinasadya at kusang loob na lumalayo. Kaya hindi ito parusa bilang kasalanan. So yun yung kaso ni Hope. Dinig ka ba? Tingnan natin ang kaalaman ni Hope. Ano ang ating response pag ganito naghihirap tayo? Tayo na yung minamaliit na mga tao dahil sa tayo ay napaparusahan, andyan sa ating nararamdaman, may sakit tayo, o di kaya nakabusan na tayo ng makakain, lahat hindi natin tinatanggap ng mga kaibigan, nilalayo na tayo ng ating kamaganakan, di ba? May kasabihan nga, kapag ang tao ay mayaman, kilala siya ng kanyang mga kaibigan. Pero kapag ang tao ay naghirap, kilala niya kung sino yung tunay na kaibigan. Di ba? Pero pagdating dito, ano nangyari kay Hope? Siya ba'y nagalit sa Diyos? Siya ba'y... Hindi niya alam ang nangyari. Tatingnan natin ang kalaman ni Hope. Una-una, wala siyang malay na mayroong dialogo sa langit between God and Satan. Wala siyang alam na mayroong discussion pa lang nangyayari. Ang alam niya ay taguhin ang kanyang pamilya, kanyang negosyo, kanyang pagdisiplina sa kanyang mga anak, pero hindi niya alam na pinag-uusapan na pala siya doon sa langit. Masahin natin, verse 6, chapter 1 ng Job, verse 6 to 12. Ang sabi sa verse 6 to 12, verse 6 na lang ating babasahin. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din namang kasama nila noon. Noon, hindi pa ipinagsak si Mariah sa Satan sa lupa, hindi ko alam bakit nakakakit pa si Satanas doon sa langit. Hindi ko alam. Pero yan ang sinabi. Nagre-report. Kanina? Sa Diyos. Hindi ang Diyos nare-report kay Satan. Verse 7, sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, Panginoon, sa pagparoon, parito sa lupa, at sa pamamanhik, malawag doon. Yan. Pero mo, mamasal pala si Satanas. Kahit saan ka nagpunta, punta ka sa Africa, nandun, tinitindan ka, mamasya-sya sa iyong kusina, sa iyong paglalaro ng computer, tinutokso ka, pinapakita yung mga ganda, tulad ng isang lupa, palipos, tumitita siya. Pero nang masundan pala, 30 hours na sa computer, palipos niya, hindi ginagasso niya lang doon. Verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Ba't?
Sabi sa Diyos, kinala ko yun. Nakikita ko yun eh. Ang sabi nito sa ng Panginoon, wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at mabuhay na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Hindi mo yan kapanalig sa Tanas. Sumagot sa Tanas, sabi sa verse 9. Pagkatakot sa'yo sumagot sa Tanas sa Panginoon. Oh, nakatakot ba si Ho sa Diyos na walang kapalit? Eh, siyempre nakatakot siya dahil may kapalit. Anong kapalit? Verse 10, hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat tao? Eh, pinaproteksyonan mo yan eh. Kasi lagi nananalangin sa iyo. Ikaw naman ay napakabait mo. Sa lahat ng nananalangin, talagang sinasagot mo, pinaproteksyonan mo siya. Kaya hindi makapasok sa buhay niya. Sabi sa Diyos. At ang sabi pa, pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay. Remember this, mga kapatid, lahat ng trabaho na ginagawa mo, Diyos ang nagpapala. Hindi ang nagkataon. Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Sabi siya, ulit, sabi niya, pagbuhatan mo siya ng ngayon at iyong gamay. Tingnan niyo ang saltan sa Tanas. Tinuruan niya ang Diyos. Eh, saktan mo yan. Saktan mo. Yan ang paniwala ng mga tao na ang Diyos ang nananakit. Dahil utos niya Tanas. Ang sabi, pinagpala mo ang gamay at gamay at upang ang magpare, dumami sa lupay. 11, pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong gamay. Galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukha. Masagot ng Panginoon, verse 12, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Aba, lahat pa ng ating pag-aari nasa kapangyarihan ni Satanas. Pero bakit hindi niya tayo magdalaw-dalaw? Pinapakuran tayo ng Diyos na sa atin ang proteksyon. Pero sabi rito, subalit, huwag mo lamang siyang pagbuhatan ng iyong kamay. Eh sabi, sinabi ng verse 11, pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at sumpain ka niya ng hukmuhan. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit, huwag mo lamang siyang pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayon umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Kumbaga ay kumay, lahat tayo andito nasa kamay ni Satanas. Pero ang kamay ng Diyos nasa pagkukontrol kay Satanas. Hindi makilos sa Satanas sa buhay natin hanggat hindi nilawagan ng Diyos ang kanyang kamay para kay tulungan siya. There is only one super power for us. Siya lang. Si Satanas, sumusunod lang. Pero, sumusunod siya dahil sama ng loob niya gusto niya pasakin ang gawa ng Diyos. So ito, hindi alam ni Ho na mayroong dayalo ko sa langit. So makikita natin sa verse 10, binabakuro ng Diyos si Ho at ang kanyang sambahin, kanyang kabuhay. Nasa kamay ng Diyos. Pero pagdating sa 11, hanggang si Satanas, nasaktan si Ho. Kaya lumalabas ngayon, si Ho, kapwang nasa kamay ng Diyos at ni Satanas. Pero ang kamay ni Satanas, under sa soberanong pagkukontrol ng Diyos. Nakita niya, nakita natin? Yung aking cancer sa utak, ang gawa nun ng Diyos. I mean, ang gawa nun sa Satanas, pero anong pa yung tulad nun ay? Aking diabetes, gawa ito ni Satanas, pero pinitulod ng Diyos. Gusto niya kong patayin, pero gumamit ng Diyos ng mga doktor, insulin,
Hindi mo ba tinanas? Sino ang pasalamatan natin? Marika, bumagsak ka na sa hirap. Mula ka doon sa tablato ng tagumpay. Pero hindi ka nalito. Sino ang pasalamatan natin? Swerte? Fatalism? Kapalaran po ito? Ang buhay kasi, parang gulong yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa garden. Pero ngayon, lahat na sa ilanin. Kapalaran ba yun? God is sovereign. We are responsible. Kaya tayo nagkusan ng ganun. Maring di tayo nag-confess, di tayo nag-pakababa, mayabang tayo, wala ding kinikilala kundi sarili. Our big idols is ourselves. Instead of worshiping the true living God, we worship idols. Okay? Principles ng Panginoon sa Old Testament kapag nagkakasalan kanyang mga anak, nag-raise up siya ng mga powerful nations. The same sa parang Panginoon natin ngayon. Kaya ano po nangyari? Pinituro ka ng Diyos. Mayroon pa ituro ka ng Diyos si Satanas. Anong ginawa? Anong nangyari? Pasahin natin simula sa Job chapter 14. I mean, Job chapter 1 verse 14. Hanggang 19. Ito na yung trahedyo na nangyari sa buhay ko. Maraming pa, may identify mo rin sarili mo rito. Ang sabi sa verse 13, isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid o kapanganay, dumating ang isang sumo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila, sinalakay at inangay sila ng mga sabeyo at kanilang pinagpapatay ng talim at ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Eto na. Numusog ang mga sabeyo. Tinangay ang mga lahat ng mga hayupan. Tapos habang nagsasalita itong tao ito sa verse 16, habang siya nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod at inubo sila. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Mayroong malaking gitna. Apoy daw mula sa langit. Verse 17, habang siya nagsasalita, sa salita, may isa pang dumating at nagsabi, ang mga kaldeyo ay nagtatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon, at pinagpapatay ng talim, ng tabak ang mga lingkod, at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Verse 18, habang sinagsasalita, may isa pang dumating na nagsabi, ang iyong mga anak, na lalaking pang babae, kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid sa napanganay, biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang, hinampas ang apat na sulok ng bahay, lumagpak ito sa mga kapatan at sila'y namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Tignan niyo, nung luwagan ng Diyos ang kamay ng Satanas, dahil sa kanyang buot at galit sa mga minamahal ng Diyos, ginawa niya ang lahat ng ito. Binasa. Pero sino po ang subject dito? Sino yung paksa dito na pinag-usapan? Hindi ang children, hindi ang kayamanan, but who? So, laki ng damay, no? Nag-usap lahat ng mga ito dahil kay Job. O ano natin, hindi kasalanan ni Job ang lahat ng ito? Pero ito yung request ni Satan. Request ni Satan. Kayo, kung kayo ang mangyari ganun, mangyari sa amin yan, ng araw ng mga kapatid. Dating binabahang sa kami ay tumira na lamang sa isang siya. Ang daling iniduro, pinutol, dinipwarto ng anak ko, patong-patong sila. Pwede ako si Hope. Kalita ko sa mundo. Pero si Hope, ano ang reaction ni Hope? Chapter 1, verse 20 to 22. Nasabi ni Hope sa chapter 1, verse 20 hanggang 22. Pagkatapos itumindig si Hope, pinunit ang kanyang balabal, inahit ang kanyang ulo,
Bakit? Galit? Hindi. Nagpatirapa sa lupa at sumamba. Wow. Yan po ang ugali ng tao patuloy. Sumamba. Sabi sa Bible, ang masama ay lalong magpapakasama, pero ang matuwid, lalong magpapakamatuwid. Then 11, sinabi niya, nagsalita si Job, hubad ako lumabas sa sinagupuran ng aking ila, at hubad akong babalik noon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang Panginoon, pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinalatangan man ang kasamaan ng Diyos. Kumusta ang inyong ugali sa kusina kanina? Ang buhay ito, asampan na naman. Eh, nalang sumamba. Lalapas na kayo sa langit yan. Ang problema rin ito eh. Wala na tayong makayo maghapon. Nasasamba ka pa. Ganun ba ang galan eh? Si Job, hindi. Inosente si Job sa nangyayari sa kanyang buhay. Sa likuran ng kanyang buhay. Round 1, na natuili si Job sa kanyang faith and integrity. Natuili si Job. Round 2, napaya sa Satanas. Napaya talaga sa Satanas. Akala niya, ang sabi na niya, eh, ang kapalit niya ni. Kaya naging tapat sa iyan, naging matulid dyan, dahil may kapalit. Pinagpapala mo kasi binabakuran mo ang kanyang sambayan. Pero nung binagsak ni Hope, ano nangyari? Sumamba pang lalo si Hope. Akala ni Hope, lahat ng mananampalataya na kukuha sa pera, mayroon pa rin mga tapat. Kaya, round 2, napaya sa Tanas. Alam niyo, pagka tayo nabuking, napahiya tayo sa ating mga maling palata kumisa, hindi natin ugali yung manahimik na lang eh. Gagawa pa tayo ng ibang paraan para makagandipan. May nga ako nang kausapin ako ng pastor, ano nang sabi mo kumusap na dito? Wala ko kumusap na dito. Kasi kung masasalita ako dyan, lalong nadami pa ang usapin. Kaya po na lang ang Panginoon. Kung ano ilalik sa kanya, wala mga gawa dyan. Kasi kung sabihin ko sa inyo ngayon, ano pa hindi na kayo maniwala, gano'ng katayon na, may conclusion na kayo eh. Ito nangyari. Ngayon ang si Satan, hindi ang titigil. Chapter 2, verse 2 to 7, hindi tumigil si Satanas. Ay magpatawag sa Satanas. Kaya sabi, nung muling nag-report itong si Satanas sa Diyos, na nakita niya yung sumamba si Hope, sabi ng Panginoon sa kanya, isang kananggaling, si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoon pa rito sa lupa at sa pamamanita na ako doon. Verse 3, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba? Ang aking lingkod na si Job, wala siyang katulad, di ba? Satanas, di pa rin ipago eh. Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya ay nanatili pa rin sa kanyang integridad, sa kanyang katapatan. Bagamat ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. Verse 4, si Satanas ay sumagot sa Panginoon. Balat sa balat, lahat sa pag-aaral ng tao ay bibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit, iunat mo ngayon ang iyong kamay. Galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpay ka ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang kanyang buhay ang buhay sa papatay. Wala kang kapangyarihan dyan. Pero paitulutan ko ulit, bigyan mo siya ng anumang gustong ibigay. Ito na po yung karamdaman. Kasi ang sabi ni Satanas, oh, ari-arian,
nga, dapat pwede ibigay yan eh. Huwag lang siya masaktan. Huwag lang siya magkaroon-karoon. Sabi niya ng Diyos, sige, huwag mo na siya papatay. Dahil ang Diyos ang may kapangyarihan bumawi at magbigay ng buhay. Pero ginawa siya tanas, binigyan lang ang kamasama. Marami na akong nasaksihan, mga kapatid, na nasa bingit ng kamatayan dahil sa karamdaman, na hanggang sa huling sandali, nandilibak pa rin sa Diyos. Mismong sa kamay ko, hawak-hawak ko naging halo, pinipilit ko siyang tumawag sa Diyos, pero gumaganon pa yung lapit, nandilibak sa Diyos. Pero mayroon ding mga nasaksihan ko, bago sa pumigay ko ang klasya, dahil sa kanyang karamdaman na kilala niya ang Diyos. Kaya lagi yung sinasabi natin dito na pagka mayroon tayo inaakay sa Panginoon na may karamdaman, huwag natin silang paniwalain na kaya natin sila inaakay para sila gumaling. Kundi akay natin silang makakilala sila sa Diyos sapagkat napakalaga ang kaluluwa na maligtas. So, hiniling muli ni Satanas sa saktan si Job. Pinagsusugat buong katawan ni Job. Basahin natin. Verse 7-8, chapter 2. Kaya umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakakapandiling bukol mula sa talampakan ng kanyang buho hanggang sa kanyang paa, hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Sabi dyan sa English, cancer. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayunin ang sarili at siya'y naupo sa mga abo. Now, picture natin ito. Hindi yung abo na nandiyan lang, kundi na si Job talaga nagtitisa na magsunog ng mga damo o mga kusot na pagka ito'y naging abo ay parang kumuhaan na malambot. At habang nakaupo siya rin sa abo, dahil hindi siya pwedeng upo sa mga matitigas na bagay, nagtatasigan yung mga nana tungkol sa kanyang sugat na ito. Maagos sa mabaho na pandiling. Talagang oozing, talagang grabe, mula sa tarampakan. At kating-kati siya, halos talagang sila-sila ang mukha niya sa face na yun. Parang ay dyan lang, magbabasaw siya ng palayok. Ay nagtakayurin ito, siguro kinukuha lahat yung mga nana at naiinsyan siya habang nagdurugo. Alam niyo kung gaano matagal ang pag-inig natin yung problema? Sabihin natin, nasa mga 30 years. Sino ang matagal yan? Hirap po. May sakit. Naranasan ko po yun. Paipasan ko ng hospital. Paralyzed. Inuwi ako sa kwarto. Gumagapang ako sa sahig para magluto. Hindi ko ganun kabila. Binibigyan ng dilata ng mga kasama ko. Bibistahin nila ako buwan-buwanan. Doon ako dumudumi. Doon ako hihingi. Doon ako kumakain. Ang baho ng kwarto, walang gusto dumalang sa akin. Pero tape recording ko sa bilis ko, masaya ko. Sulat ko, okay lang. Mahina po, ilalang si Bob. Okay, please. Sinang hindi susuko na. But Job remained to his integrity. Faithfulness and integrity. At ang pinakamasakit pa rito, yung kaisa siya niyang karamay, ang kanyang katuwang sa buhay. Si Mrs. Joe, pinamit din sa tanas. Hindi para bigyan ng sugat ng kanyang katawan, kundi makamig siya ng sugat ng mga salita. Mas matindi yun. Basahin natin sa verse 9. At pagkatapos, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpahin mo ang Diyos! At mamakay ka na.
yun ang payo ng ministry. Hanggang ngayon ba naman, born again ka pa rin? Hanggang ngayon, payo, parang ba naman, nag-preach ka pa rin? Alam mo, dapat mamatay ka na, sumpay mong Diyos para tamakan ng kita. Ilang patutuunan na rin natin ng Pentecost at tayo ng mga misis binubugbog, sinasaktan ng padalang mister dahil ayaw padalang minsan ng prayer meetings sa mga worship. Pero hindi tumitigil dahil na lang nila ang puso nila ay nakapato kay Kristo. Si Job, ganun po. Ginagamit, dinamit siya ni si Mrs. Job, dinamit ni si Taras. Well, alam natin si Mrs. Job, nagsalita siya because of his ignorance to the sovereignty of God. Ignorante siya, siya walang malay. Kaya napakasama po at napakahira po na mga tao nagsasalita tungkol sa Diyos na walang malay sa katotohanan tungkol sa Diyos. Dahil ligaw. Ligaw ang kanilang paniwala, ligaw ang kanilang pagpayo. Ngayon na po yun. Ngayon wala kong makadyos itong si Mrs. Job dahil kasama siya rin ng kanyang asawa at sila yung nag-betray sa kanilang mga anak. Pero pagdating sa problema, ito pa yung sumumpa sa kanya. Dahil ignorant siya sa God's sovereignty. Parang sinasabi niya, ito bang paglilingkod sa Diyos? Puros paghihirap, puros paghihirap, parang makain? Ito bang paglilingkod sa Diyos? Aba ho! Pumunta naman tayo sa Egypt, may pera doon. Pumunta tayo doon sa Israel, may pera doon. Pumunta tayo sa ganito, mag-approve tayo. Kung ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran mo, abay ayoko na, hanggat hindi niya binigay sa akin lahat ng ginhawang kailangan ko, hindi ako maglilingkod sa ganyan Diyos. Sumpay mo na yan. Ilan sa inyo masasalita na ganyan? O ilan sa inyo nakarinig na ganyan salita sa inyo? And thirdly, tignan natin, una, tignan natin, nakita natin ang kaso ni Bob. Then, ikalawa, nakita natin ang kaalaman ni Bob. Ito natin siya. Pero tignan natin ang faith ni Bob. Faith ni Bob. Verse 10, chapter 2. Ngunit sinabi niya sa kanya, kay Mrs. Joe, nagsasalita ka ng gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo natanggap ng masama? Sa lahat na ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Tingnan nyo ang panampalataya ni Job. Alam niya, good or bad, alam niya ito'y panimpulot ng Diyos. Pagod hindi niya alam, wala siyang matibay na doktrina tungkol sa God's sovereignty. Pero alam niya, sa kanyang faith, magiging kasabahan niyo ang ipinuturo ng Diyos sa atin. Yun lang pong mga mabuting bagay na gabi natin. At ang pinakamaganda dyan, si Hope ay nanatili sa kanyang integridad at hindi siya nagkasala laban sa Diyos. Para kay Hope, God alone controls everything. Wala siyang paniniwala about dualism, that there is two powers sa kalangitan. Kung sino yung mas makalamang, eh, yung nananalo. Alam niya, tanging Diyos lamang ang may kontrol ng kapatid. Tanda natin, mga kapatid, ngayon, hindi unawa ni Job ang kanyang kalagayan, but we, ngayon, tayo, sa mga salita ng Diyos, unawa-unawa natin ang pagkasabiran ng Diyos. Para sa akin, wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Alam na natin kung sino ang Diyos. Kilala natin kung sino ito ang Diyos. Kilala natin kung anong gawa ni Satanas. Gumagawa siya ng mga circumstance para tayo pahirapan, para tayo layo. Whether it is good or bad, layo ni Satanas, tayo maliyo. Sa mga blessings, yung blessings natin na imbis na tayo malapit lalo sa Diyos, ay tayo naiiwalay sa Diyos. Ginagamit ni Satan din niya. Tao, persons, pinakamamahal mo, di ba liwag mo nang sumamba, basta't kapiling mo lamang. Ginagamit din ng tao para mapalayo tayo sa Diyos. Pero si Hope, nanatili siya sa kanyang faith. Alam niya,
sa kanyang pananampalataya, ang Diyos ang may kontrol. At alam niyang may magandang dahilan ang Diyos sa kanyang pagdurusa. May magandang dahilan. Yun ang tanong natin. Tignan niyo ang Job 23 verse 10. Confession ni Job, sa gitna na ng kanyang pagdurusa, after so many years, pero ito ang sabi niya. Kasi hindi niya matagpuan ang Diyos dito eh. Nananalangin siya. Walang Diyos. Walang signs of God. Walang nakifeel na mayroong Diyos. Pero ang sabi niya rito, Job 23 verse 10, gusto kong basahin ito sa English din. Ang sabi sa Tagalog, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasuko, ay lalabas ako parang ginto. Sabi ni Job, but he knows the way I take. When he has tried me, I shall come forth as gold. Yan ang alam ni Job na siya ay nasa kamay ng Diyos. Paghuhubog ng Diyos. Alam nyo, ito po yung biblical na laman ng isang biblical faith in God's sovereignty. Ito yung pinaka-gist, pinaka-utak ng ating pananampalataya na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Nang Diyos ay soberano. Pag yan ay inaccept natin, ano man ang ating situations, alam natin hindi aksidente at tayo ay nilalapit lang ng Panginoon sa Kanya upang lalo magtiwala at bumago sa Kanya. Ito yung pinaka-rock ng ating pananampalataya. Pinaka-rock ng pananampalataya ni Hope. Ang sabi niya sa verse, chapter 13, verse 15, ang sabi ni Hope, 13:15, though he slay me, I will hope in him. Nevertheless, I will argue my ways before him. Wow. Tinig mo, statement ni Hope, though he slay me, I will hope in him. Yan po yung pinakasukdunan, climax ng faith ni Hope. Kaya naman, ano po nangyari? Ni-restore lahat ng Diyos ang lahat ng nawala kay Hope. Nagkaroon siya muli ng 10 mga anak na mga godly ngayon. Nagkaroon siya ngayon ng mga kaibigan na kumikilala at naniniwala sa kanyang pananampalataya. Nagkaroon siya ngayon ng kayamanan higit pa sa nakaraan. Bunga ng kanyang pananampalataya. Wow. Diyan si Job na ipagtatanggol siya ng Diyos. Now, sa ating pong pagtatapos, gusto kong magbigay diin sa mga bagay na ito na ating mga natutunan. Una-una, yung pong gawa ng ignorance sa God's sovereignty. Kung ignorante pa tayo tungkol sa Diyos, ang alam natin si Kristo ay pinanganak ng December at namatay siya ng Kwaresma. At kaya na kailangan magdasal ganito posisyon. Ignorance po yan. Hindi po yan. Ipinasulat ng Diyos. Siya mismo nagpasulat nito sa mga taong pinili niya upang ang kanyang kalooban para sa atin masulat ng sa ganoon. Malaman natin ang kanyang kalooban para sa atin lahat. Pero maraming ayaw magbasa ng Biblia. Nagawalan doon ang tao. Opo, gawalan ng tao. Pero mga taong pinili ng Diyos para ilagay na ginabayan ng Espiritu na walang pagkakamali. Ito po yung written word. Si Jesus Christ ay living word. Now remember, Jesus Christ, dalawang kanyang identity. Man, 100% man, 100% God. And it's really the same. Dalawang identity. 100% man, gawa, pero ang loob, ang sulat is 100% God. Wala pong patay. So, ignorance sa sovereignty of God. Ang dalasan ganito po nangyari kung maraming mga. Kapag tayo ay nasasaktan,
at Kristiyano, tinamin natin tayo ay mga Kristiyano. Kapag tayo ay minala sa buhay, pagkumat walang sagtang mala sa Biblia, lahat ay nakatakda sa Diyos. Alam niyo ang nangyari? Marami pong manlilibak sa atin. At dahil po sa ating ignorance doon sa God's sovereignty, kadalasan ipinagtatanggol natin ang Diyos. Hindi mga kumulang sa atin na. Tapat ang Diyos sa akin. Ito yung ating talagang kapalanan ko. Ito eh, pasok yung fatalism. Eh, kasi si Satanas talaga gumagawa siya, pasok yung dualism. Ipinagtatanggol natin ang Diyos. Hindi mga kumulang Diyos yan. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mapag-ibig. Ang Diyos ay pagmamahal. Walang kinalaman ng Diyos na nangyari sa akin ito. Kamangmangan yan. Kamangmangan yan. Wala kang alam tungkol sa Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. Ang Diyos sa iyo ay para lamang isang larangan. Ang Diyos sa iyo ay para lamang isang kapangyarihan po rin bulutin anytime na gusto mong gawin, gamitin. God is sovereign. Sinong kakampihan mo? Ang diablo? Mas powerful ba ang si Satanas kaysa Diyos? No. Ano man nangyayari sa ating buhay, believe that God is in control. Kaya mo mag-o dyan. Walang reklamo. Walang sisihan, palinisi. Responsible tayo sa ating ginagawa. Kaya na, checkin natin na lahat ng ating ginagawa, mabuti man, kumakain, maliit man, gawin natin sa ikaluluwan atin ng Diyos. We are responsible sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Kung mahulog ka sa pagkakasala, repent! Humble yourself! Huwag ka nang manisi! Sa mga sinasabi sa James 1:13, verse 14, babasahin ko lang po, huwag nyo kahit hindi nyo tingnan. Huwag sabihin ng sino man kapag sa inyo tinutukso, ako'y tinukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama, at hindi rin siya manunukso ng sino man. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa, kapag siya ay nahila at naakit nito, at ang kapag ang pagnanasa niyon ay naipaglihina, ito ay mga nanak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay magbubunga ng kamatayan sa impyerno. Ignorance of God's sovereignty ay panganib ko. Kaya na dapat natin may pag-aaral ang salita ng pag-aaral. At mayroon tayong 1689 na katulong natin na lahat nakalagay sa 1689 Confession of Faith lahat yan nasa Bible. Sinamangayos lang sa atin para hindi na tayo maghanap sa isa sang dito. Nandun na po yung 1689. Hanggang chapter 32, from scripture hanggang sa judgments, ipinapakita kahit sa atin para makita natin kung ano sinasabi ng Bible. Hindi yung 1689 ng ating Bible, ito yung authority natin, hindi yung 1689. Pero, guys, kung basahin lang 1689, chapter 5, verse 5, article 5, pagdating sa Providencia. Ang sabi, ang Diyos na pinakamarunong sa lahat, ang sinabi ng Biblia, matuwid at mapagbiyaya ay may pagkakataon na pinapahintulutan ang kanyang mga anak na mahulog sa iba't ibang uri ng tukso, trials, temptations. Isa lang pong Greek word niyan, temptation and trials, isa lang yan. Pero depende po yan kung sino gumagamit si Satan ba, iba o isa ka, ilalim sa Diyos. Pero kung ang Diyos ang gumagamit noon, patitibayin ka at lalo mong babalagan ng Diyos. Pero sabi dyan, pininturutan ng Diyos mismo ang kanyang mga tao na bumagsak sa mga pagkakamali. For what reason? Mayroon pong apat. Tuloy-tuloy natin masahin. Sabi, upang maranasan ang pagkamakasalanan ng kanila ng mga sariling puso, magsalanan pa rin tayo kahit na tayo tinubos na. Minsan mayabang tayo, para kung sinabi natin, tayo ay perfect na. Kristiyano na ako, patagal akong miyembro, at ako ay dapat paniwalaan ang lahat, ako magaling. Mabuting puso po, naglilingkod ako ng takat sa Diyos. Pero diyan, lumalabas lamang makasalanan ang puso mo.
ay minsan dumabagsak tayo, pinuturo ka ng Diyos. Dalawa, ito ay bilang pagdisiplina sa kanila dahil sa ginawang kasalanan o kaya ay pagtuturo ng kababang loob sa pagpapakita sa kanila ng natatagong kasamaan at daya na nanatili sa kanilang puso. Mayroon tayong nagawang kasalanan, lalabas talaga. Dati yung panahon, ilalandat ka. Numbers chapter 32, verse 23, be sure your sin will find you out. Pero nangyari sa atin, imbis na nilalantad na tayo, Panginoon, para tayo mag-humble, pinagpangalagipan natin na para bang magaling pa rin tayo. Pero sinasabi natin, wala kasalanan. Pero how many years ang nalumipas? Maling hindi mo nakalimutan, pero hindi nakalimutan ng Diyos. Dati yung time, na ikaw ay kutuin sa bagay na yan. Dahil yan po ay batay sa faith. Kung ikaw ay may panampataya, aminin mo, Lord, ako yung makasalanan. So I admit, I confess. Pero marami sa atin ang hindi maamin. Ang kapwa ito, malinis ang puso ko, malinis ang puso ko, ganyan yung patungan tapat. Ito lang sinabi natin, sasunodin na tayo. It's a righteous. Self-right. Then thirdly, layunin din niya na kanilang makita ang lubos nilang pangangailangan sa Diyos sa lahat ng oras. Hindi tayo magpupuan ko ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Then fourthly, tutulong ito sa kanila na magbantay laban sa pagkakasala sa inaharap. Lahat ng preaching natin, ito ay paalala sa atin o babala sa atin. Paalala sa nakaraan, babala sa kasalukuyan, at babala sa inaharap. Dahil tayo ay mga makasalanan nila. Kaya kung tayo po ay kinakausap ng Diyos, yan sabing tumbukan, hindi mo sabihin tumbukan o ungkatin ko yung kasalanan. No! Ibig ko na sabihin ng tumbukan, e ibigay ang totoong kailangan sa ating para tayo tumanggap. Magkaroon tayo na sa puso hanggang tumanggap ng salita ng Panginoon. Kaya, huwag ng mga tuwiran. Tanggapin natin lahat ng nangyari sa atin na may kapakumbabaan na ito ay nilog ng Diyos upang ako'y babaan. Sa ating totoong. Iwasan natin ang dualism. Iwasan natin ang faith. Kapalaran mo yun eh. No, you are responsible. Nangyari sa'yo dahil responsable ka sa nakaraan. At mangyayari pa rin yan kung hindi mo gawin ang iyong responsibilidad ngayon. Noong araw nagmalaki ka, nakapag-ato ka ng tagumpay, ngayon unti-unti mong naranasan ang hirap bunga ng iyong pagmamayabang. You are responsible. Lahat ng turo ng dualism and fatalism are all lies. Ito ay tamang-mga. Soberanong Diyos, responsable tayo. Hindi nagkukulang ang Diyos, responsable tayo sa Kanyang biyaya. Kung tawagin niyan sa atin ay means kadalasan pinamaliit natin ng means of grace. Kasi akala natin, okay na tayo. Magagawa natin, hindi natin gawin yung means of grace dahil may trabaho tayo sa bahay, mas malaga yung aking mga anak, papasok sa school, mas malaga yung ganito, mas malaga yung negosyo ganito. Pero pinakamalaga sa buhay natin ay ang ating Diyos at ang kanyang kaloob na biyaya kasang kapat. Na, gusto kong bigyan ito ng pansin. Means of grace! Minamalit natin ang kanyang mga means of grace. Pinapalagay natin na walang halaga ang mga ito at makapagpapatuloy tayong mamuhay kung pabayaan natin ang alin to mga means of grace ito. One, isa-isa ito. Marami po ito. Una, pagbabasa ng Biblia. Akala natin walang halaga. Pero binigay ng Diyos sa atin ito. Ang sabi sa Joshua 1:8, meditate on it day and night upang malaman mo ang nalalaman ng mga bagay ito. Then, panalangin. Kailangan natin manalangin. Kailangan natin nasa presensya tayo ng Panginoon palagi. Kausap natin ang Diyos. Minsan hindi natin nalalangin. Dahil alam natin makakakawa lang tayo maghapon without praying. Then, ano pa? Pagsamba. Kinakaligtan natin ang pagsamba. Ngayon, ilan sa atin, mga kapatid, wala rito.
dahil tinetake for granted nila na ang means of grace, ang pagsamba ay hindi gano'ng mahalaga. Mas mahalaga yung kanilang gawain sa bahay. 30 years na may bisita, hindi nakikita, kailangan randon, i-attend ko yun. Pero number one, chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Pagsamba. Marami pong nagkakasala na papuntuhan sa impyerno kung tutusin. Sa Ten Commandments, pangilan po ang Lord's Day. Pangapat. Pero itong kadalasang dinidisobey ng mga tao. Pero, gracious ang ating Panginoon, hindi pa dumating sa ating kaparusahaan. Ano pa yun? Ano pa? Pangalangin, pagdalaw sa mga gawain, like for example, Bible studies. Oh, sila na lang. Pero means of grace yan, kapatid. Kailangan mo yan. Bakasyon naman ngayon eh. Makalayo naman ako sa mga Bible studies, prayer meeting na yan. Means of grace yan, kapatid. Minamaliit natin ito. Binabaliwalaan natin ito. Paglilingkod na may sakripisyo. Marami pong naglilingkod pagkagusto lamang. We have to sacrifice. Ang sabi nyo sa Romans 12 verse 1, offer your body as a living sacrifice. Kailangan natin ng sakripisyo sapagkat means of grace yan. Sapagkat kung magaan lang sa buhay natin kaya tayo maglilingkod, hindi sacrifice yan. Nagbibigay lang tayo ng ating kumbinyente. Means of grace yan, mga kapatid. Pagpapatotoo ng kabutihan sa Diyos, pag-witness, means of grace. Pagtulong sa mga mahihirap, means of grace. Pagtanaw sa pangangailangan, mga kapatid, means of grace. Pagtanaw sa mga lingkod ng Diyos, means of grace. Lahat ng mga ito'y pawang naging hadlang at pabigat sa atin. Gayong dito tayo ay pinanganak na muli ng Diyos upang tayo tumibay at tumakas, tayo nilikha kay Kristo to do good works. Means of grace. Maraming naglilingkod ngayon, masama ang loob. Hindi na umuhaan ko ng means of grace. Means of grace na ito. It is not this Ephesians 2:10. Good works. Ang sabi, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Walk in them. Not play. Them. Hindi natin naunawaan niya. God is sovereign. Diyos ay soberano. So gawin natin lahat ang ating mga katungkulan na higit pang mapalapit tayo sa Diyos at gumago ang ating pag-ibig sa Diyos. Memorize natin yung Luke 10:27 na sabi, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself. Pero, paano natin maibig ito? Through His means of grace. Sa kanyang means of grace. Maibig natin. Mga kapatid, pagtatapos mo natin sa ito, God's sovereignty and providence. So, may tanim natin sa ating puso, God is in control. Walang sama na to, ano man nangyari, tanggapin natin may kurbaan lahat ng circumstances sa ito. Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita, tunay na hindi kinakulang sa amin. Lahat po ng kasangkapan ninyong biyaya ay pinagkatiwala niyo sa amin
dahil kayo ay Diyos na mapagmahal, huwag kayong kaming responsibilidad na tanggapin ito na may pagsakripisyo, na may pagmamahal sa ito, na mayroon pong pagkalima sa inyong kalooban. Minsan, Lord, may labang sa aming kalooban, ngunit sinasabi mo, kaya dapat lamang namin itong kumarin at gawin sapagkat ito ang tama at hindi po ang aming damdamin ang siyang dapat gusto. O Panginoon, alaguhin po ninyo ang kalamang ito sa aming mga sarili, sa aming mga. Maraming salamat po. Jesus. Amen.